Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga post ng Kapuso Buzz noong 22nd GMA Network scores 30 out of 54 awards in the recently concluded 13th NWSSUS CART happened last April 19, 2024. Para sa inyo ang tagumpay na ito, mga kapuso. At nanalo nga si Barbie at si Jillian na parang akong idol. Ayan na nga, si Miss Jillian Ward ay nanalo ng Best Actress in a Daytime Series, ay wow, at Best Actress in a Primetime Teleserye naman si Barbie Fertessa. Best Supporting Actor in Daytime Series si Richard Yap, at Abot Kamay ang Kamakaharap ay Best Daytime Drama Series. Congratulations guys, another award for Barbie. At next naman ay post ng Kapuso United Series Update. Kapuso Dashing Debonair, Derek Monasterio makakasama sa upcoming groundbreaking prime series na Pulang Araw. Pagkatapos ng kanyang hit afternoon series na Makiling. Ay wow, nice addition. Baka love triangle to kay ano, kay Barbie tsaka kay David, no? Grabe. At yan, pasok bilang isa sa cast ng upcoming historical drama na Pulang Araw. At yun na nga, may pa-abs si Derek Monasterio. At tweet ni Barbie kanina, rehearsal for tomorrow. At ito rin nga yung Converse na gamit ni Barbie Fertessa nung rehearsal sila for Sparkle Goes to Canada. Next. Ayan na nga, with my idols, thank you Miss Barbie Fertessa and Sanya Lopez after rehearsals. Pretty and simple at mabait pa sa personal. So happy. Galing kay Naomi Gakula. Ay, oo, sobrang babait at sobrang gaganda nga nila sa personal. Grabe, I so love it. At yan na nga, sa Showtime daw to, chinikas niya kasi yung ano, sinikas sa kasi ng mga friend ko sa Twitter. At next naman ay trending actually si Barbie kanina pang umaga. Ilang araw na actually siya trending simula ng lubagdas yung Avignon. At sabi nga ng kanyang ate ni si Gabriel Vernesa, NBA player ka ba? Ba't nakasingit ka sa NBA playoff? Trending topics ko, hashtag Barbie Fertessa. Tapos sumagot naman si Barbie Fertessa ng ako daw yung bola neng. And actually hanggang 7:13 kanina gabi ay trending pa rin si Barbie Fertessa sa mga ito, trends for me. Grabe, sobrang ano, sobrang lakas ng love na nakukuha ni Barbie ngayon na sobrang hate naman yung nakukuha ni David, no? Grabe, lumipat lahat kay Barbie. Now, next naman ay post ni David sa Facebook, let's watch GLU showing tomorrow, na nakasmile. Na mukhang di naman siya nakasmile sa actual picture. At mukhang sa South Korea yata to. At next naman ay post ni Nathan Perolino, sabi niya, chikahan after content shoot. So, palagay ko TikTok ulit to, or chill, or something. At ito naman, post sa Twitter, sabi, oy, nangyari before premiere night, David Dicaco, sa AOS, wala ka namang sugat sa may patilya mo. Before premiere night, meron na. Sino nangalmot o sumampal sa'yo? Mukhang matalas ang kukoha. Tsaka fresh ka sa AOS, sa premiere night, haggard ka. O, diba? Haggard nga ang itsura ni David sa premiere night. At ang ito na nga yung picture niya sa AOS, wala pa namang sugat. Pero sa premiere night, meron okay, na sugat. Ayun o, may interview, okay, diba? May sugat na siya sa pisngi. So, akala nga namin, may nangyari sa kanila ni ano, tapos medyo naging wild. Tapos kinalbo siya sa mukha. Pero hindi naman pala. Masyado lang kami maduming mag-isip. So, hindi naman pala si ano, may kasalanan. So, totoo nga, sabi nila, isang fan ang may sala nito kasi no sa interview o yun, wala pa siyang sugat sa patilya. At after noon, nung pag-akyat nila ng stage, ay nagkaroon na siya ng sugat. So, ang dami palang nangyari kay David dito, no? Lukot-lukot yung pantalon, tapos natisod pa siya, nasugat pa yung mukha niya. Hey, grabe, ang malas niya that night, no? Oo, no? Grabe. Tapos, medyo simangot-simangot pa siya. Ayan. So, yun. Nasugat yung mukha niya habang nagkasiksikan yung mga tao. At may mayroon daw matulis na kuko. At showing na bukas yung GLU. Now, sa mga gustong manood, actually, naglagay sila ng list ng mga sine. Pero hindi ko na finiture. Naku, no? Ay, nag-tweet nga si David ng nood tayo GLU. GLU showing tomorrow. At sabi ng Devil's Advocate, ay, sorry, David's Advocate pala.
Can you find the nearest cinema? Check out the list of cinemas here where you could go watch GLU tomorrow. Pero hindi ko na pinalaki. Eh, bakit pa, di ba? Next naman ay nakita ni Luna na Live, Laugh, Love, David Lee Cauco. So mukhang nakita niya kung saan si David. Parang grocery yata to, no? Kung saan niya nakita si David or something. O baka din sa rehearsal din ng... Baka naman mag-guest din siya sa Showtime. At sa mga nagsasabing nagpa-low-key daw si girlfriend niya at naghintay lang sa kotse habang si David ay nag-premiere night, hindi po totoo yun. Actually, kasama niya yung mga David troops na nanood. Ayan po sa sine. Tinakpan lang po natin yung kanilang mga mukha para maitago ang kanilang pagkakakilanlan para sa kanilang protection. Charot. At ito na nga, mukhang may nagbayad, charot. Tila palaban na sa mga basher ang tinuturong non-showbiz girlfriend na David Lee Cauco na si Kay. Yun nga, may article sila na yun lumalaban nga si Kay sa mga bashers. At ito yung mga tweets niya. Oh, beasted, thank God I'm a nobody. Tapos may nag-tweet sa kanya, you don't want hates. It is you who crested the hates on you. Ang sagot niya naman daw, I'm okay with the hate. Use it actually. Just find it questionable. Like hate for what? Oh, and good morning. I hope you have a nice day. I hope you don't experience hate today. As if hate changes anything. So yun na nga, patola yung lola nyo. Walang pinapalagpas na salita. As if naman, titigilan siya ng mga bashers, no? And sabi nga ni Tingi, ang daling manahimik, dinaigpas si Jack, mas malala pa yung pambabash na inabot niya dito, dati. Pero di naman pumatol. Block oo para sa peace of mind niya. Knowing na artista yun, pero pag non-showbiz pala, mas patola. O ito para kay Asungo to, confidence is silence, insecurities are loud. At yun nga daw, KSP siya. At ito pa, revenge isn't in my plans. You will fuck yourself on your own. Oh, diba? Tama-tama sa kanya. And next, no matter how cool, talented, educated, or rich you think you are, how you treat people tells all. Integrity is everything. So yun na nga, ang tanga ni David, no? Biruin mo sa maling pagsagot niya mga ganun, nasira lahat yung image niya, no? Talagang yung integrity niya sirang-sira talaga. Parang disloyal pa siya sa company. So hindi lang yung mga Barda fans yung sinira niya, pati pa actually yung mga yung mga solid kapuso groups sa FB talagang binabash talaga siya. So good luck sa kanyang career. Hopefully makabangon pa siya, pero mukhang hindi na, no? Oo, parang start na to ng downfall ni David talaga, no? Pero hopefully kaya naman ng mga distan, hindi nga siya mapatrending. As if naman, no? So parang wala na rin sila makukuhang casual viewers kasi nga lahat galit na kay David. So lahat yung swerte na binigay ni Barbie Fortesa nung nag-Maria Clara at Ibarra sila ay inuubos na ni David ngayon sa kamalasan dun sa kay Asungot. Grabe, mukhang magre-reversal of fortune. Mukhang magagun with the wind si David sa mga na ipundar niya sa mga sa kanyang kamalasan with Asungot. Chinese ka pa naman, dapat alam mo yung ginagawa sa malas, 'di ba? Tinataboy. At saka ang tanga niya, 'di ba? Ang daming artista na gustong makuha yung level na nakukuha niya ngayon, kung nasaan siya ngayon, pero hindi nila kaya dahil wala silang ganung love team, tapos siya itatapon niya lang ng ganun na lang, 'di ba? At gusto niya lang lumipat ng network. Ang laki na agad ng ulo, 'di ba? Sayang na sayang talaga, no? Kaya kung hindi mag-iisip si David na ibahin yung niya ngayon, yung mga ginagawa niya ngayon at ginagawa ni Asungot, naku, sure na yung pagbagsak niya. Wala nang yan. Wala nang mangyayari dyan. Ang gawin niya, pasagutin niya pala lahat ng basher si Asungot sa lahat ng media platform. Tapos, kung gusto niya pa, pag-video niya pa si Asungot, i-post niya pa sa Instagram niya. Para yun, para bumagsak na siya ng tuluyan. Grabe, ang bobo.
Actually, yung showbiz ang pinakamalaking pinagkukuna ng yaman ni David. Kung mawawala siya sa showbiz, I don't think ganun kalakas yung kanyang business. Sa mama niya na lang siya aasa. Total, yung nanay niya naman malakas kumita sa Bicol eh. Eh siya. Duh. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Bardo updates. See you on my next vlog. Bye!